Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Sa atin pong pagpapasimula sa araw na ito, muli nating alalahanin ang mga taong patuloy na humingi sa atin ng mga panalangin, lalo't tigit ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, lalo't tigit si Father James Sanda. Ganon din ang lahat ng mga taong may karamdaman, mga nangangailangan ng kagalingan, atin silang ibulong sa misang ito. At ganyan din ang mga taong nakakaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay. At bilang isang angkan, isang anak ng Diyos, sama-sama tayong magpasimula na may kagalakan sa ating puso. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan, ang mga nagawa nating mga pagkukulang at pagkakasala, at may kababaang loob natin itong aminin at hingin ng tawad sa Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Atin ngayong ipinagugunita si San Buenaventura bilang obispo at pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayon ipapanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang namayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa akin ng mga magulang, sa yungib, sa tapat ng bukid ni Ephrong Hiteo. Ang libingang iyo'y nasa silangan ng Mamre, sa may Kanaan. Binili iyo ni Abraham at doon siya ililibing pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din ililibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca. At doon ko rin ililibing si Leia. Ang bukid at yungib na iyo'y binili nga sa mga Hiteo." Matapos masabi ang lahat na ito, siya ay nalagutan ng hininga. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ng mga kapatid ni Jose, sabi nila, "Paano kung galit pa sa atin si Jose at gantian tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya?" Nagpasugo sila kay Jose at pinasabi ang ganito,
bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya sa sabihin ito sa iyo, nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhid kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos na ating ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Hindi ko kayo paghihigantihan. Masama ang inyong mga ginawa sa akin, subalit ipinahintulot yun ng Diyos para sa kabutihan. At dahil do'y naligtas ang marami. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya sa 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ang mga apo niya kay Mangkir na anak ni Manases. Ang mga ito'y kinalumpan niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, ipinagbili niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa niyo sa akin pag kayo'y nalingap na ng Diyos at inalis sa lupaing ito. Dadalhin niyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang mapag-ampon. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya'y purihin, suubin ang awit, ating papurihan. Ang kahangangang gawa niya'y dapat na isaysay. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalan banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya'y hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya'y hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Ito'y nasaksihan ng mga lipit anak ni Abraham. Gayun din ang lahat na anak ni Jacob sa kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay nakasaklaw buong San Sinukob. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hirap kay sani Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Panginoon. At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipi na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag.
Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibulong ninyo, at ang ibinulong sa inyo ay inyo pang ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayon man, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po muli at welcome sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. At magandang umaga rin po sa mga taong patuloy na tumututok o sumusubaybay sa ating live streaming. May simpleng tanong lamang po ako, madali lamang. Sino po ang natatakot sa Diyos? Pakitaas po ang kamay. O may isa. Sino ang hindi natatakot sa Diyos? Ikaw? Ba't parang napaka-tricky naman ng tanong ni Father? Para ho sa mga nagsasabi at natatakot sa Diyos, hindi ko po alam, no, kung bakit kayo natatakot sa Diyos. Wala naman po dapat tayong katakutan sa Diyos. Marahil ang iniisip siguro natin, baka ako'y parusahan ng Diyos sa aking mga kasalanang nagawa na. Baka ako ay mapa sa impyerno. Ganyan ba ang pagtingin natin sa Diyos? Pero hindi natin masisisi sapagkat yun nga minsan ang konsepto natin sa Diyos. Nakala natin kapag tayo gumawa ng kasalanan, ay tayo'y papaparusahan agad ng Diyos. Mapapay sa impyerno agad. Hindi po. Ang katakutan natin, ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, ang katakutan ninyo ay hindi yung pumapatay ng katawan. Ang katakutan ninyo'y ang pumapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Sino ang tinutukoy ng ating mahal na Panginoon? Yung kalaban, the evil one. Hindi kayang puksain ng Diyos tayong mga tao. Kaya nga may paalala siya sa atin ngayong umaga na huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sakit ang pinapatay lang, katawan. Hindi ang kaluluwa. Ano ang nakapapatay ng katawan at kaluluwa? Eh, hindi ang kasalanan. Atin hong linawin, ang Diyos hindi ginawa ang kasalanan. Hindi sa Kanya nagmula ang kasalanan. Kundi ito'y sa kasamaan, sa kadiliman. Kung tayo ngayon ang konsepto natin sa Diyos, ay siya'y ating kinatatakutan. Huwag po ninyong katakutan ang Diyos. Kasi ho, sa simula pa lamang at napangangaral ng ating mahal na Panginoon, ano ang pagpapakilala ni Jesus sa kanyang ama, sa kanyang mga alagad, at sa kanyang pinupuntahang mga bayan at lugar? Ang sabi, hindi ga, ang pagpapakilala ni Jesus sa Diyos ay ano? Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagpapatawad, Diyos ng kapayapaan, Diyos na lubos na nag-aaruga sa kanyang mga anak. Kaya wala ho dapat tayong katakutan sa Diyos.
Sino ang dapat nating katakutan? Ay di yung kalaban, yung masama. Kaya ang tao pinapaalalahanan ng Diyos na Jesus ngayon na tayong lahat dapat ay umalis doon sa kadiliman na meron tayo. Umiwas hanggat maari sa pagkakasala. Kasi ito po yung naglalayo sa atin sa Diyos. Nalalayo tayo sa Kanyang estado o grasya na gusto niya namang tayo'y mapalapit sa Kanya. Diga, laki yun ang pagkakaiba. Ang Diyos, tayo'y pilit na inilalapit sa Kanya. Ang kalaban, pilit tayong inilalayo sa Diyos. Kaya nga, maganda ho sanang mapagnilaya natin ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, yung ating pakikitungo sa Diyos o pakikipagniid sa Diyos sa anong pamamaraan, sa buhay panalangin. Ang pagdarasal ho natin. Kamusta ho ang ating pagdarasal? Kamusta ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos? Napakahirap po ngayon, siguro sa isang tao, lalo tigit kapag napaka-busy niya at maraming pinagkakaabalahan, nakakalimutan na yung time for prayer. Prayer time. Minsan nakakalimot din. Tayo, aminin natin, maging kaming mga pari, nakakalimot. Pero ang gusto ng Panginoon, huwag tayong makalimot sa Kanya. Kasi once na tayo makalimot sa Kanya, diyan na papasok ang kalaban. Diyan na tayo madalas tuksuhin ang kalaban kapag wala na ho tayo sa Kanyang pakikipag-ugnayan o komunikasyon. Tingnan niyo ho ito. Kapag ang isang pamilya, ang mag-asawa, example, kapag wala ho silang komunikasyon na at hindi na sila nagkakamustahan, pwedeng may mangyaring hindi maganda sa kanila. Kasi nga, hindi na nila napapag-usapan kung ano yung mga kanilang nararanasan sa kanilang buhay. Ganon din ho sa buhay panalangin. Kapag wala na tayong komunikasyon sa Diyos, maaari ho tayo talagang dumako sa punto na tayo'y lumayo sa Kanya. Kaya nga tayo minsan nahihirati sa pagkakasala. Nasa kadiliman tayo minsan. Pero ang bait pa rin ni Lord. Kasi nga, pili tayong inilalapit sa liwanag. Pili tayong idinadala sa Kanyang presensya. Ang pagdarasal po, hindi basta lamang tayo maghihingi o humihingi. Ang may tinatawag po na infused prayer. What is infused prayer? Yung ang Diyos mismo ang kumikilos sa tuwing ikaw ay nananalangin. Sapagkat infused prayer, ito'y grasya din na ipinagkakaloob sa tao na nagdarasal. Kasi alam ng Diyos na ang ating mga kailangan bago pa tayo lumapit. Pero ang gusto ng Diyos, yung tayo ay nagpapaubaya ng sarili sa Kanya. Hinahayaan natin kumilos o gumalaw ang Diyos sa ating buhay, lalo tigit sa pananalangin. Kasi ang prayer, hindi basta lamang tayo humihingi. Kundi iniisip muna natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kung hindi man maibigay, kung hindi man maipagkaloob, sana okay lang din sa atin. Kasi may tamang panahon ito na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. My dear brothers and sisters, tayong lahat po ay nagsisikap, tayong lahat ay nage-effort, at yun naman po yung hinahanap sa atin ng Diyos, our efforts sa bawat karanasan natin at sa araw-araw na ating binubuno sa pag-iwas sa kasamaan, sa paggawa ng kabutihan, yun yung hinahanap parati sa atin ni Lord. Kung tayo yung nage-effort sa ating kakayanan, siguro mas dublihin pa rin natin yung effort natin upang tayo'y kilanlin ng Diyos
na tunay niyang mga anak. Sapagkat may paalala ho sa huling bahagi ang Ebanghelyo. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng Amang nasa langit. Sana lagi tayong proud na tayo'y Katoliko. Lagi nating ipinagmamalaki sana ang Diyos sa ating buhay. Ipinagmamalaki natin bilang isang Katoliko. Minsan nga ho, kapag tayo'y sasakay minsan ng jeep, gusto nating magdasal, mag-sign of the cross, pero nahihiya tayo. Minsan, ang liit pa nating mag-sign of the cross, o kaya pagkakain tayo sa isang restaurant, baka nakakalimutan natin o sa mga kainan, o magpapasimula tayo sa ating hapag. Diga, dun pa lamang nakikita natin ang isang tunay na Katoliko o Kristiyano na nagsasabuhay ng kanyang buhay, ng kanyang pananampalataya. Kasi kinikilala niya ang presensya ng Diyos kahit saan. Anuman ang mangyari. Kaya nga maganda ho sa isang Katoliko, sa isang Kristiyano, sa isang tao na anuman ang mangyari sa kanyang buhay, hindi maganda man, mabuti o masama, may karanasan na hindi maganda, ngunit kinikilala pa rin ang presensya ng Diyos at lubos nagtitiwala sa Kanya. Yan yung hinahanap ng Diyos sa isang tao. Sapagkat alam niya na ang taong ito ay merong pananalig na malalim sa Kanya. Sana palalimin natin ang bawat isa ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos through our prayer, ang ating pananalangin. Kaya naman po, mga minamahal na mga kapatid, sa tulong din at panalangin ni Santo Padre Pio at ng ating ipinagdiriwang na santo ngayon, si Saint Bonaventure, San Buenaventura. Napakaganda po ng kanyang pangalan na pinili sapagkat ang pangalan dati ni Saint Bonaventure nung hindi pa po siya pumapasok sa religious bilang Franciscano, dyan ang kanyang pangalan. Ngunit pinili niya salitang Bonaventure na ang ibig sabihin, alam niyo ho, napakaganda, happy future. Bonaventure means happy future. Kasi alam niya, ang Diyos ang kaisa-isa, ang Diyos ang final destination, ang Diyos ang huling magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Sapagkat alam niya na ang kanyang future ay sa Diyos lamang. Ang Diyos ang walang hanggang kasiyahan sapagkat nasa Kanya at binibigay niya ang buhay na walang hanggan. Kaya sana yun din ang pangarapin natin, yung happy future natin, walang iba kundi ang Diyos. Mga minamahal mga kapatid, pagdasal natin ang bawat isa, ang lahat ng mga may karamdaman, ang lahat ng nakakaranas ng matinding pagsubok, ang mga nasa kadiliman upang sila muli ay ilapit sa Diyos at ilapit sa nagbibigay ng liwanag. Kinatatakutan pa ba natin ang Diyos? Sana hindi, kasi ang Diyos ay laging mapagmahal at mapagpatawad. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang paghahain namin ngayon, si San Buenaventura ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa, at bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa mula sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa Lord. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati at inayo niniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Thank you.
Ipagbunyi natin, ipahayag nating lahat ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahalabiring Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Buenaventura, Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating awitin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Handa ko ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa ko ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mo sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa'yong lubos.
lang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawala'y sa aking piling, ikaw ay aking hanapin. At kapag ika'y balikat mo'y ipapasa. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalusalos sa bumubuhay na pagkaing si Kristo
ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay San Bonaventura, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng Main Church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mga mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa Pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Tinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng Pambansang Dambana, lalo tigid sa osteria. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo may malalaking safe and pre-parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro pinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, anyong makikita mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church, ngayong buwan ng Hulyo ay mga nakareserve na schedule no nagdaong taon pa at nagkataon na pasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyari makipag-unayan po kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalabindalawa ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ating gunitain ang buhay na banal na nasamparin kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang sigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Petrechina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba,
ang lagi mong paalala. Padre Pio ng Petrechina, tulungan mo kami sa hirap at dusa. Maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaayayang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng mga may sakit ay nag-utos sa kaniyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang natin ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kailangan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaisa na Espiritu at Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami mapagpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa panalangin. Maaari niyo pong hawakan ng inyong mga pababasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa'yong pagyaon, di pa rin natatapos ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. Mga daing namin at mga paglood, batin namin lahat yung idinudulog. Padre Pio, O Padre Pio, maraming salamat sa awa't tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo.